I can say any more than kung ano yung nakalagay sa desisyon ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Na itong patungkol nga dito kay Vice President Inday Sara Duterte na ginulat niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Ayan, ginulat niya. Okay? Nagpapamedia na po itong si VP Sara, ha? Patungkol po dito sa bakit, ha? The real reason why itong si Vice President Inday Sara Duterte nagbitiw sa gabinete ni PBBM. So, ang revelasyon po ni VP Sara, ayan, matindi ito. Sobrang matindi. Meron pala tayong hindi nalalaman patungkol po dito sa relasyon ni VP Sara at ni PBBM. Ayan. Yan, malalaman natin yan mamaya. Okay, papakita natin ang buong interview nitong si VP Sara. Sabi niya, nagkabuhol-buhol na siya na maraming rason VP Sara sa pagbitiw niya sa gabinete ni PBBM. So meaning to say, ang dami palang mga nangyayari na hindi natin alam behind the camera. Yan ang alamin natin mamaya, pag-usapan natin yan, okay? Pangalawa nating pag-usapan, itong mga kalaban ng mga Duterte, ha? Pilit nilang isusutay si Duterte through making fake news, okay? Kumakalat yan ngayon sa TikTok ang mga balita patungkol po dito kay former President Duterte, na syutay na si Duterte. Ha? O meron yung iba nagpapakalat na nagkasakit na raw itong si former President Duterte. Ha? Hindi na raw makalakad. Yan ang mga pakalat nila. Ha? Oh. Pero itong si Senador Bongo, nagpakita po ng mga larawan na alive and eating itong ating former President Duterte. Ganyan sila ka matatawag nating hindi makapag-antay. Ha? Gusto nilang syutayin na itong ating former President Duterte. Wala na talaga kayong magawa. Ingit na lang kayo. Utot nyo. Oh. Ayon kay Padong Aratilis, utot nyo. Oh. Yan, pag-usapan natin yan mamaya, ha? Patungkol dito kay former President Duterte. Okay? So, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, ha? Help me po na i-like muna at saka i-share itong ating live ngayon. Ha? Kasi matindi ito. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share ang Donmar TV, Facebook at YouTube. Itong live na ito. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa mga hindi pa naka-follow at subscribe sa akin, ha? Na laging mga nanonood dito. Paki-follow, subscribe. Okay? Sabay-sabay tayo. Follow, subscribe, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? So, ito na nga. VP Sara, ang kanyang revelasyon po, ha? Si PBBM nagulat dito sa sinabi ni VP Sara na ang ibig sabihin ni VP Sara marami pala ang mga dahilan kung bakit tumiwalag siya dito sa unit team na ito. Okay? Marami pala ang mga dahilan, at isa sa mga highlights doon, hindi pala si First Lady Liza Araneta Marcos na buong akala natin, ha, that is one of the reason na tumiwalag si VP Sara. Hindi. Ha? Ito ang kagalingan ni VP Sara, is very professional, no? Itong pagbibitiw niya sa kay Bongbong Marcos, wala palang kinalaman itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Kahit binatikos na siya, kahit binaboy na siya nitong si First Lady Liza Araneta Marcos, pero hindi niya pinapansin yung mga sinasabi na yon. Okay? Meron palang mga behind the camera, behind the scene, na hindi po nagugustuhan ni VP Sara. Okay? Meron pong mga promises na hindi natupad. Okay? Oh, known naman talaga itong si PBBM, eh. Ha? Kilala ito na mahilig gumawa ng promises pero hindi tinutupad. Pati ba naman si VP Sara? Ginanyan niya. Okay? So talagang nakokonnect na natin talaga. Okay? Bakit ko nasabing nakokonnect? Kung matatandaan nyo, ha? Noong kumain si VP Sara ng mangga, di ba? Kung matatandaan nyo, yung kanyang TikTok, no? TikTok ba yon? Na kumakain siya ng mangga, at may nagtanong sa kanya, VP Sara, ano ba yan? Ano ba yan kinain mo? Siya, mangga. Ha? So, sa... ang mangga po, may meaning para sa kanya. Mangga gamit pala. So, alam nyo na kung sino ang mangga gamit. Nakokonnect na po natin. Ha?
nako-connect na po natin kung sino yung manggagamit, di ba? Kasi, bakit hindi natin masabing, bakit ba natin masabi na ginamit lang siya? In the first place, si VP Sara po. Dati na niyang sinabi na ayaw niyang tumakbo sa national. Okay? Pero, sino naman ang pumunta doon sa Davao? Sino naman ang nagsuyo-suyo kay VP Sara para mag-tandem sila kay PBBM? Di ba? Oh. Hindi, never ang mga Duterte na nag-initiate. Okay? Never silang nag-initiate. At alam po ni kampo ni PBBM na kapag siya'y tumakbong presidente at that time at kakalabanin siya ni VP Sara, eh, wala. It's very obvious na matatalo siya, si PBBM. Hmm. Wala silang ibang ginawa kundi makipag-alyado na lang kay VP Sara. At kinonvince pa talaga si VP Sara na maging vice presidente. Okay? Kung alam pala natin na babuyin itong si VP Sara, no? Gagamitin man lang, eh sana tumakbo na lang si VP Sara bilang presidente. 'Di ba? Pero ngunit, subalit, si VP Sara po. Malaki ang kanyang respeto sa mga Marcos at that time. Malaki ang kanyang respeto po kay PBBM at ni Martin Romualdez at that time, ha? Kaya siya po ay matino na nakipagkaalyado dito sa mga Marcos na ito. Okay? So, ngayon, talagang binuhos na talaga lahat ni VP Sara. Ang lahat-lahat. Wala nang plastikan, ha? Sinabi na niya na marami talagang reason. Nagkabuhol-buhol na nga, ha? Sa maraming rason. So, heto, papakinggan natin ang buong ambush interview ni VP Sara patungkol po dito sa pag-turnover kanina sa DepEd, okay, ni Senator Angara, Senator Angara bilang DepEd Secretary. So, heto, pasok. May trabaho na kami dahil bubukuin ka sentence dito dahil bubukuin ka Teka muna, ha? Bubukuin ka sentence dito ako sa Manila manonood ng sana. Hindi po wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Ma'am, kumusta yung Monday? So, finalo up itong si VP Sara kung pupunta ba talaga siya sa SONA, okay? I-clarify natin 'yan. Si VP Sara ay nandun po sa Manila by the time na mag-SONA si PBBM, okay? Sa TV na lang po siya manonood, okay? Kumusta naman po? Okay naman. Oo. Okay lang po ba? Wala pong susubi. Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. So, naging professional po itong si VP Sara. Kung tatanungin siya kung okay lang ba yung relasyon nila kay PBBM, ha? Sabi niya, okay lang kami ni PBBM. Wala silang galit na personalan. Okay? Dati ko nang sinabi dito sa Donmar TV na hindi po tayo galit sa mga politicians na mga pasaway. Eh, hindi tayo galit, walang personalan. Pero, galit tayo sa kanilang mga ginagawa. Yung mga pasaway na mga government officials, yan ang dapat nating banatan at patikusin. Okay? Para magising sa katotohanan. Kagaya rin ni VP Sara, ha? Wala siyang personal na galit kay PBBM. Pero, meron lang silang hindi pagkakaintindihan when it comes to the government na mga galawan. Okay? Last question, ma'am. Okay. Okay. Meron po bang possibility po na ma-hire nito yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po nila, ma'am? Or... That is a question na bagay kay Senator Angara kasi siya... doon sa OVP? Mamaya, ha, darating itong interview na ito patungkol kay PBBM. Pero pakinggan natin buong-buo, ha, yung interview ni VP Sara. Parang wala tayong ma-miss, ha? Opo. Merong isa na assistant secretary na sasama siya sa akin sa Office of the Vice President because magkasama kami sa trabaho since 2007. So ito na yung comment niya, ha? Official comment ni VP Sara patungkol po sa nangyari kay Castro na nag-guilty sa child abuse. Conviction ni Franz Castro ng ACT party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa desisyon ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. So, klarong-klaro yun. Si VP Sara po, nire-respeto kung ano man ang desisyon ng korte, ha, sa pag-guilty ni Castro. Okay? So, Castro, ha, buong akala mo na kung ano-anong sasabihin ni VP Sara, pero yung pinakikinggan ni VP Sara yung korte. Okay? Pasalamat ka nga, hindi ka binira ni VP Sara, eh. Thank you po, maraming salamat po kay Sen. Angara po, na mga
nabanggit ko kanina sa aking mga speech, yung mga hindi pa natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. And kanina, pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. Ma'am, you're saying na kasi, para 20 million sige lang para doon sa Sola Corp. Kasi para ano, madami silang ma-report sa desk kasi sila pagalitan. Ha? Ganyan kakulit ang mga mainstream media magtanong. O, kayo mga mainstream media naman, huwag kayong magkasabay ng magtanong kay VP Sara. Isa-isa rin naman kasi malilito si VP Sara. Sa Sola po, inaasahan niyo sa Sola, ma'am, sa Monday? Sa Sola sa Monday, meron niyang, ano eh, mahaba yung explanation. Meron siyang part 1. Yung part 1 yung DX na sinabi ko, hindi kasi masyado ina-analyze ng malalim. Kailangan siya i-analyze ng malalim. Next question. Nasabi ko na, paulit-ulit kung bakit. Ano mo ba masabi na 20 million daw yung fine para sa Sola coverage? Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of... Tinanong itong si VP Sara, ano ang masasabi mo sa 20 million na budget sa pagkain lang for the Sona? Si VP Sara hindi nagmamagaling. Sabi niya, I'm not part of the Congress or the House of the Representatives na makapag-comment ako dyan. Kung sa iba pa yan, binatikos na yan. Representatives, House of Cards. Ma'am, moving forward na lang po. Sige. Ano ang mga tutukuhan ng OPP ko on the program? Yes, sir. Tanto ko, mag-spend lang yung Brigada Espela kung mag-ever po, ma'am. Pag-in na po ba kayo? Ay, tapos na, kahapon. Meron po tayong national program sa kick-off ng Brigada Espela kahapon sa Municipality of Carmen sa Province of Cebu. Ma'am, priority sectors po natutukuhan ng OPP moving forward. Yes, oo, hinahanap natin yung mga underserved na mga areas doon sa iba't ibang satellite offices natin. Syempre nandiyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan at para sa LGBT and senior citizens natin. Ang public for you after that, ano po yung maasahan ng public for you? Opo, ang susunod dito ay tututukan namin yung mga existing projects ng Office of the Vice President. Una na doon yung mga satellite offices, yung legacy project ng Office of the Vice President since the time of Vice President De Castro, yung medical and burial assistance, at yung magnegosyo taday, yung pagbabago advocacy campaign namin, yung libreng sakay. And ngayon na hindi nahati yung oras ko sa dalawang opisina, iniisip namin na magbibigay kami, yung hindi ko nagawa sa Department of Education na legal assistance for teachers, gusto naming buuhin sa Office of the Vice President na lawyers for teachers naman. Ma'am, tumaas yung approval ratings nyo, no? Ma'am, mataas pa rin yung class rating mo. Ano masasabi mo? Well, hindi naman natin binabasa yung... So, ngayon, tinatanong po si VP Sara patungkol po sa kanyang ratings. Ang kanyang approval at ang kanyang trust ratings tuma. Ito na nga, mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...